Welcome sa ating Top 5 Windows 10 Keyboard Shortcuts. Maraming keyboard shortcuts sa Windows 10 na pwedeng gamitin para madali gamitin ating computer. Mayroong pinaka-basic katulad ng Ctrl-C which is copy, Ctrl-V para mag-paste, Ctrl-C para mag-cut. Siguro alam nyo na yan. Pero ang ituturo ko sa inyo, 5 na magdadagdag ng kaalaman nyo. So, yung number 1, Windows key plus shift plus letter S. Yan ay para mag-screenshot ng isang portion lang ng screen, hindi yung buong screen. Halimbawa, ito lang. So, pwede mo pa siyang ma-edit bago mo i-save. Pwede kang mag-draw kung ano dyan ang gusto mong i-draw. Bago mo siya i-save, yan ang save icon, pwede mo siyang ma-save. So number 2, Windows key plus letter L. Yan naman eh para mag-lock ng desktop mo. Halimbawa tinawag ka ng boss mo, kailangan mo i-lock para hindi mapakialaman yung computer mo. So madali lang, Windows key plus letter L, lock automatic. So, number 3, Windows key plus letter M. Ito naman ay mag-minimize ng lahat ng naka-open na desktop, kahit ano pa karami yan. Kahit ilang windows ang na-open mo, isang pindot mo lang, minimize lahat. So, madali lang. So, number 4 is Windows key plus letter D. Yan naman ay para mag-hide and display your desktop. Pwede kang pabalik-balik. So, pindutin mo lang yon. Pwede mong ma-hide, balik, hide, balik, ganun lang yung desktop mo. Meron tayong number 5, Windows key plus letter E. Yan ang shortcut para sa Windows Explorer. Pag may ginagawa ka, mabilis lang na mapunta ka sa Windows Explorer mo kung may hinahanap ka na file. So, isang pindot lang. Ito naman bonus, Windows key plus control plus letter D. Yan ay para makapag-create ka ng virtual desktop. Malamang ang iba sa inyo hindi pa alam kung anong virtual desktop. Yan ay isang panibagong desktop na panibagong set din ng mga programang pwede nandun. So meron tayong icon ng task view. Pag kinlik mo yan, makikita mo ilang desktop ang naka-open sa'yo. So, pwede kang mag-create ng maraming desktop, Windows key plus control plus D lang. Maraming desktop ang pwede mong mag-create. Para mag-shift ka from one desktop to another, Windows key plus control plus arrow left or right. Kung 5 desktop ang ginawa mo, pwede kang magpalipat-lipat gamit yung combination na yan. So, pag pinindot mo yung task view, makita mo lahat kung anong naka-open sa'yo. So, may natutunan na naman kayo. Please like and subscribe to this channel. Thank you.